Nagbablog ako. Wait lang. Kakagaling ko lang sa clinic. Kung natatandaan nyo, meron akong something dito sa bibig ko na parang singaw. Hindi na siya nawala. Bentang, medyo mahirap magsalita kasi may anesthesia. Pinatanggal ko na. So, very, very, very minor surgery yung nangyari kanina. Ayan o. May tahi. Hindi naman siya masakit. Yung turok lang, pero pang baby daw na pang turok yung ginamit. Tapos, di ko na naramdaman nung pinuto, tsaka nung tinahi. And ngayon, nandito kami sa Jollibee kasi sabi nung doktor, kumain daw ako ng malamig. So, kain na ice cream. Ayan, nasa drive-thru kami ng Jollibee. Medyo mainit siya, so hindi ko muna siya kakainin. And ito yung ice cream ko from Jollibee. Kailangan ko kasi munang kumain bago uminom ng antibiotic, which is 3 times a day. And paracetamol para sa pain. Medyo dry yung lips ko kasi. Ayan. Na-dry kanina nung pinaglalagyan ng ano. Anong tawag doon? Gasa. Ito, inaantay kong lumamig itong spaghetti kasi sabi ni Doc, huwag daw muna kumain na mainit dahil baka bumukhang tahi sa akin. And then, ito, tubig na. Hindi pala ito tubig. Pineapple juice, and ito yung ice cream na kinakain ko. Tapos after ko kumain, itetake ko na to para hindi ko maramdaman yung pain mamaya. And this one is antibiotic. Isa to sa mga rason kung bakit nag-stop ako mag-vlog kasi medyo mahirap mag-vlog nang may naka may singaw. Alam niyo yung pag may singaw, di ba? Pero to, hindi masakit na singaw. Kasi yun nga, nakaka-irita siya. Very uncomfortable magsalita. Kahit tumawa, kasi pag tumawa ako, makikita siya. So, parang nahihiya ako. And kapag kakain ako, ingat na ingat ako kumain kasi baka makagat ko. Tapos pag nakagat ko, ang hirap pa rin magsalita. Mamamaga siya. Pawala na yung anesthesia, hindi na siya masyado mabigat. So, kailangan ko ng kumain agad para hindi ako makaramdam ng pain. Kaso, inaantay ko pa nga lumamig tong spaghetti. Bago ako uminom ng gamot kasi kailangan may laman yung tiyan ko kapag magtatik ng antibiotic. And, ayun, para sa tamal, alam ko, okay lang kahit wala. Yung antibiotic yung kailangan may laman ng tiyan. And yung mismong super minor surgery, hindi masakit yung turok. Sakto lang, sabi nga sa akin, mas masakit pa daw yung turok pag yung bubunutan ka or what. Basta yung sa may ngipin, mas masakit pa daw yung dito. Yung kanina parang medyo may kirot lang na nagpudunan lang ako, tapos wala na. Tapos yung paggupit, yung pagtahi, zero. Wala akong naramdaman kahit ano. And mas masaya ako kasi hindi naman nahirapan magsalita ngayon. Oh my God! And syempre, pagkakain ako, hindi na ako mahirapan. Hindi ko na kailangan ingatan. Hindi ko na kailangan ilayo yung bibig ko sa ngipin ko. Para lang hindi ko makagat yung bilog na yun. So, ayun. Kakain ako para makain ako ng gamot. Ingat. Mamadanggi ko yung tahi. Kuliglig, cricket. Di ba mas mainit, mas maingay? Eh, kakaulan lang ah. Anyway, sabi ni Daddy, pinasimentohan niya tong likod ng bahay namin para kapag lumipat kami, meron na si Cassie na pwesto. Di kasi pwedeng indoor ano si Cassie. Sobrang harot. As in, lahat ng maabot ng ngiting niya, haanahin niya. Kakagating niya, ngat-ngating niya. Kaya, hindi siya katulad ng ibang mga aso namin na behave lang siya. Like, walang kakulit-kulit sa katawan. Nag-uumapaw yung kakulitan niya. So, ayun. Ayan, cementado na tong area na to. Sabi ko kay Daddy, gawan siya ng parang dog house dito para... Siyempre, kapag umulan, diba? Ayun. Ayun lang. Dumaan lang kami dito after namin sa clinic. Kasi, may gagawin daw si Daddy. Very probinsya yung tunog eh, no? Papakita ko pala sa inyo yung picture nung inalis sa akin dito sa bibig ko.
1, 2, 3, ayan, maliit lang siya. Pero kung tutuusin pag nasa baby ko siya, para siyang malaking singaw na hindi masakit. So, very, nakakairita siya. Kaya ang gaan ng feeling ko ngayon, nung nawala na siya. I'm so happy. Ako'y iidlip muna at medyo nahihilo ako. Init. Idlip lang muna ako.